Parang ang lalim ng iniisip mo. Iniisip ko lamang si Pepe. Sana'y maayos siya sa Maynila. Sayang naman ang pagiging matalino mo kung hindi mo ito pakikinabangan. Pero, mag-iingat ka. Maranggalan! Indio! Senyor! Senyor! Senyor, pasensya na po. Hindi lang po kinapansin ng kapatid ko. Pero bakit ganun? Hindi ba tayo ang taga rito? Bakit silang kailangan maghari? Pepe, kilala mo na ba ang anak ko si Leonor? Leonor, ang pinsan mo si Pepe. Carmen, ano sa tingin mo? Tingin saan? Kay Senyorito Rizal. Si Senyorita Leonor, siya ang pinakagigiliw ng lahat. Maganda, may maririkit na mga mata. Pumukha siya ng isang birhen. Baka naman, maaaring mo kaming paunlakan ng isang awit. Hindi ba, Leonor? Hindi ba? Hindi ba? Bakit hindi? Problema ba? Ay! Namamatay! Ay! Namamatay! Hindi matay! Bubing! Bubing! Ugulatin natin ang binibini. Nandiyan siya sa kabila. Hindi natulog sa La Concordia. Alam mo naman siguro kung ano ibig sabihin nun, di ba? Hindi na tinatawag yung paraluman. Lipas na sa moda ang kudyapang hirang. Walang hinihingi sa utosang paslit, kundi isang tasa ng kapeng mainit. Napakahusay ng iyong tula, Senyor Rizal. Ingrato! Hingi ng paumanhin. Eh, bakit kasi hindi mo nakita ang gwardiya si Bill? Masyado yatang napasobrang aming katuwaan, Senyorita. At ano naman ang ikinatuwa mo at hindi mo napansin ang panganib? Huwag mo na isipin yun. Hindi natin pag-usapan. Senyorita, kailangan ko na yata umalis. Maraming salamat sa iyong tulong. Ngunit nangihina ka pa, Senyor. Kaya ko na ito. Maraming salamat ulit. Mag-ingat ka. Nay, ito po yung kinita natin sa kooperahan. Sa tindahan naman po, ito po. Tsaka sa palayan po natin, ito po yung kinita natin. Nay? Pepe! Pepe? Pepe! Nay? Balitaan namin ang nangyari sa'yo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako kaya. Anak, ikaw na nga ba yan? Nay, ako po ito. Hindi niyo na po ba ako nakikilala? Hindi ka siguro nakilala dahil sa pasasamukha mo. Okay, mag-merienda ka muna. Sige pa.
Masarap pa ang minatamis na bayabas. Opo, Nay. Ganun-ganun pa rin pa ang luto kahit nung bata pa po ako, kaya nga po paborito ko 'to eh. Anak. Nay. Baka pwede namang huwag ka nang bumalik ng Maynila. Tumulong ka na lamang sa akin dito sa bukid. Inay, napag-usapan lang po natin ito. Pasyano, tingnan mo nga nangyari sa kapatid mo. Paano kung mas malala pa ang sinapit niya sa mga gwardiya sibil? Napakalayo ng Maynila dito. Baka mangyari ulit ang ganito. Maging huli na ang lahat para matulungan natin ang kapatid nyo. Inay, mag-iingat naman si Pepe. Hindi na mauulit ang nangyari. Wala ka nang dapat ipag-alala. Hindi nyo kasi alam ang pakiramdam ng isang inang katulad ko. Alos mawalan ako ng malay nang malaman ko ang balita tungkol sa kapatid nyo. Dahan-dahan. Nay, 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 ako na po, nay, ako na po. Kuya, tapatin mo nga ako. Ano ba talaga nangyayari kay Inay? Lumalabo na ba talaga yung paningin niya? Ayaw niyang aminin na hindi naman siya makakita. Ayaw niya ipalata, lalo na sa'yo. Nagubulag na siya. Pero bakit lumala ng ganito? Hindi na ba siya pwedeng magamot? Pinagabot mo namin siya sa klinika. Kaya lang, kulang gamitan nila doon at mga doktor nila walang kaalaman masyado. Kailangan siya dalhin sa ibang bansa para doon siya operahan. Pero pwede pa. Kung sa ibang bansa pwede siyang magamot, ibig sabihin may paraan pa para gumaling sa inay. Makakakita pa siya, di ba? Huwag niyo kami alalahanin. Ako na bahala kay Inay. Inay. Mas may dahilan ngayon para manatilit mag-aral ako sa Maynila, kuya. Magtatapos ako ng medisina. Kung hindi kayang pagalingin ng mga doktor dito si Inay, ako mismo magpapagaling sa kanya. Hey, Pepe. Balitaan ko ang nangyayari sa'yo at sa mga gwardiya sibil. Pag-usapan natin mamaya. Hoy, kayong dalawa dyan. Huwag kayong daldal ng daldal. Iabot niyo sa akin yung bituka. Uy, Leonor. Balita ko, nabubog daw si Pepe ng mga gwardiya sibil.
Sabi na nga ba eh, siguro kasama siya doon sa mga estudyanteng nasa demonstrasyon. Hindi naman siguro. Siya yung tipong taong puro pag-aaral lang nasa isip. Iiwas yun sa gulo. Pero alam mo, nag-aalala ako sa kanya. Uy, nag-aalala kay Pepe. Carmen, hindi ganon. May kakaiba kasi sa kanya eh. Ano? Na palaisip siya? Seryoso sa buhay? Anong iba dun? Kinukwento kasi ni Inay na may kasaysayan daw ang pamilya nila. Kasaysayan? Anong kasaysayan? May pagkaradikal daw mag-isip ang pamilya nila. Mula sa nanay hanggang sa mga anak. Pero, alam mo, kung talaga nag-aalala ka kay Pepe, bisitahin natin siya mamaya. Para makita mo yung tunay niyang kalagayan, di ba? Kailangan namin ang katulad mong mahusay sumulat para mas mabisa nating mailahad ang mga ipinaglalaban natin sa pamahalaan. Sapat na sa akin ang nangyari nung isang gabi para mapatunayang gulo lang ang aabutin ko. Ayoko na mag-alala pa ang aking mga magulang. Nandito ako sa Maynila para makapag-aral. Yun lang. Pero palalagpasin mo na lang bang ginawa sa'yo ng Guardia Civil? Kailangan mo ito ireklamo. Hindi pwedeng gaganyan-ganyanin lang tayo. Ginagawa nila yan sa lahat ng kapuluan. Sige na, sumama ka na. Huwag kang mag-alala, walang mawawala sa'yo. Tama. Huwag mo nang pigilin ang iyong sarili. Alam naman nating lahat na galit ka sa mga Kastila at ayaw mo sa pamahalaan dahil sa ginawa sa iyong pamilya. Anong ibig niyo sabihin? Walang dihilo na itatago sa amin, Senyor Rizal. O baka mas magandang Senyor Mercado. Ang tunay mong pangalan ay Jose Protasio Mercado, hindi ba? Bakit mo itinatago ang Mercado at pinalitan ng Rizal? Esensya na, may klase pa akong kailangan pasulit. Sa daan, Manong? Siyempre, pero sigurado mapapagalitan din ako.
Tara na po. Carmen, anong ginagawa niyo rito? Nag-aalala kasi sa'yo si Leonor dahil nabalitaan namin binugbog ka raw ng mga gwardiya si Bill. Gusto lang namin makita yung loob ng universidad. Hindi namin nakakalain na nandito ka. Maraming salamat sa iyong pag-aalala, Senyorita. Baka makita kayo ng mga pare. Senyorita. Eh, ito. Ano naman nito? Wala. Wala rin ito, senyorita. Huwag mo na itong pansin. Anong nakagulit dyan? Pati niya. Senyorita. Pati niya. Balita. Ngayon sa Europa, hilig daw nila gumuhit ng mga babaeng walang... Senyorita, huwag niya yan. Huwag niyo nang tingnan yan. Senyor Rizal, umas na naman tayo ng kagalang-galang. Hindi itong para tayong mga bata. Titignan lang naman namin. Patawad niyo mga binibini. Kung gusto niyo talaga makita ang aking mga iginuhit, ituturing ko ito bilang isang malaking karangalan. Ay! Ang galing! Ikinahiya mo itong ipakita? Ito? Ikaw yan! Kamukhang-kamukha mo! At ito yung suot mo! Suot mo nung... Nung una tayo magkakilala, senyorita. Kung gayoy, itong larawan ay nagmula pa sa iyong alaala, Senyor Rizal? Ay... Hindi mo ba nagustuhan? Maaari ko pa yung baguhin. Hindi. Maganda. Kahanga-hanga. Kailangan na nating umuwi. Ha? Ngunit... Baka abutin pa tayo ng mga pari dito. Paalam, Senyor Rizal. Paalam, Senyorita. Kumusta, Senyor Rizal Romantico? Senyor Delete, hindi pa rin ba ako tatantanan? Nakikibalita lang. May nakapagsabing may dumalaw daw sa iyong magandang dilag. Nangamusta lamang naman sa tulang ibig sabihin niya. Mauuwi talaga yan sa wala kung duduwag-duwag ka. Hindi ako duwag. Kung gayon,
Hahayaan mo na lang bang ang kalapastangan ang ginawa sa'yo ng tiniyente na yan? Kung talagang matapang ka nga, ireklamo mo ito sa Gobernador General. Ano na lang ang sasabihin ng iyong sinisinta kung hindi mo kayang pagtanggol ng iyong sarili? Kami. Kailangan namin makausap ang Gobernador General. Hindi kayo pwede dito. At bakit hindi? Ito, hindi mo ba nakikita ang ginawa ng opisyal ng Guardia Civil sa mukha ng kaibigan namin? Bawal kayong pumasok dito. Sinasayang nilang oras nyo. Umalis na kayo! Madaling panahon lang. Kailangan lang namin makausap. Oo nga! Umalis na kayo! Kung ayaw niyong madagdagan niyang pasa sa mukha niyo! Hindi pa man makakuha lang niya nila. Pepe, tayo na. Hindi siya sumasagot sa aking mga sungan. Masyano! Masamang tama ang pagdating mo. Kanina ka pa namin pinag-usapan ang tayo, Antonio mo. Tungkol sa pag-aaral mo sa Europa. Mananatili ka lang sandali sa Kalamba. At pagkatapos ay babalik ka dito sa Maynila. Para sa biyahe mo. Biyahe papunta saan, kuya? Pupunta ka sa Europa para mag-aaral. Mga letra sa papel na isinulat. Aking mga salong umin na pinubuhan. Habang bumulusong sa akumuloy at maiahon ang bayan nag-arang sa apoy.